Ito ay isang isla na walang tao. Ito ay kwento ng isang tao na napadpad sa isla. Siya ay nawala ng malay dahil siya ay nalunod. Pero kalaunan siya ay nagising. Siya ay nanghihina dahil sa dami ng tubig na nainam. Siya ay dahan-dahang gumapang at tumayo papalapit ng isla. Siya ay nalilito, hindi alam kung saan siya. Siya ay naghahanap ng matatambayan at agad naman siyang nakahanap. Ang lalaki ay nakatulog dahil sa sobrang pagod. Lumipas ang isang araw. Ang lalaki ay nagising dahil nakaramdam siya ng gutom. Nag-isip siya ng paraan para makakain gamit ang kanyang talino at nakaisip siya ng paraan. Siya ay dali-daling pumunta at naghanap ng kahoy sa gubat. Pumili siya ng matibay at pagkatapos siya ay agad na bumalik. Pero sa paglakad niya pabalik ay nakaapak siya ng taga na may kasamang nylon. Sa sobrang saya, hindi niya naramdaman ang sakit. At dali-dali siyang tumakbo para maikabit ang mga nakuha. Pagkatapos niyang maikabit siya ay naghanap ng may papain sa may dalampasigan. At sa kanyang paghahanap siya ay nakakita ng soso. Dahan-dahan niya itong ikinabot sa taga. At nang maikabit na niya, siya ay pumunta sa gitna ng dagat. Malakas ang alon at hangin. Pagkatapos niyang marating ang pinakagitna ng dagat, pamwesto na siya para itapon ng malakas ang taga. Pagkatapos niyang itapon ang taga, siya ay masayang naghihintay hanggang sa siya ay nakatulog. At nagising siya nang may humila sa pain. Sa sobrang saya at gulat niya, siya ay tumakbo papunta sa pinakamababaw. Siya ay nakakuha ng isang karne. Siya ay masayang naglakad pabalik ng gubat. Daladala ang nahuling karne. Inilapag at tinakpan ang huli para hindi makatakas.
Kumuha siya ng mga tuyong kahoy sa paligid para makagawa ng apoy. Hinaypan niya ito ng hinaypan hanggang sa ito ay bamaga. Nang bamaga na ay dali-dali niyang inilagay ang karne. Makalipas ang isang oras, ang karne ay napagod na, at dali-dali niyang tinanggal ang tutong na bahagi ng karne. Pagkatapos niyang matanggal ang mga tutong, siya ay nagsimulang magmukbang. Wala siyang tigil sa pagkaon ng karne kahit na ito ay sobrang alat at tutong na tutong. Siya ay napahinto dahil nakita siya ng isang perata. Siya ay dali-daling tumakbo papalapit ng barko. Pero ang barko ay umalis at iniwan siya. Pero linanggoy niya peren ito hanggang siya ay mawala ng lakas at nawala ng buhay. Diyan nagtatapos ang ating kwento.